Bago tayo magsimula, shout out muna sa iyo. Junjan Lago. At sa iyo, Freddy Alejo. Poy Erram bibitawan at I trade na nga ba ng TNT? Hindi nga masaya ang TNT tropang giga. Sa ipinapakitang performance at attitude ni Poy Erram sa loob ng basketball court. At ang isang halimbawa na doon ay noong Game 7 Finals kontra SMB. Na-eject lang naman siya. Dahil sa kanyang flagrant foul penalty to. At hindi din yan. Minsan madali nga rin kasi itong itulak lalo na inside the paint. Bagamat marami rin namang maiaalok ang isang Poy Erram para sa TNT. Marami pa rin kasi ang dapat baguhin para sa kanyang tipo ng paglalaro. Kaya naman ayon sa mga balita, mukhang napapaisip ang TNT tungkol sa kung bibitawan at i-trade na nga ba nila ng tuluyan si Poy Erram. O bibigyan pa nila ng pagkakataon itong big man na ito. Kasi magaling din naman talaga. Versatile din, at stretch big man. Sadyang, minsan lang medyo madali pa siyang itulak sa ilalim. At ang pinaka-concern nga sa kanya, ay yung kanyang attitude and patience. Kasi minsan, masyado siyang nag-iinit. At nadadala kaagad sa sitwasyon ng laro. Kung saan, dapat niyang matanggal yun sa kanyang sarili. At manatiling composed kahit na lamang ang kalaban. Dahil isa nga yan sa maituturing na malaking asset para sa isang player, lalo na sa isang big man na puro diktikan inside the paint. Kaya naman kapag nanatiling maiinitin at walang pagbabago kay Poy Erram, may chance na bitawan at i-trade na lang talaga siya ng TNT tropang giga. Bad news kay Justin Brownlee. Sa paparating na Commissioner's Cup, ay may listahan na rin ang mga lalahok na import sa PBA. At kung papansinin, puro former NBA players. At talagang mga NBA caliber imports ang maglalaro sa PBA. Tapos, matatangkad din ang mga imports na ito. At para kay Justin Brownlee, siya nga ang pinakamaliit na import para sa paparating na conference. Bagamat, para kay Justin Brownlee, hindi naman ito issue. Dahil sanay na rin naman siya makakatapat ng mas malalaking players sa kanya. Bagamat, ang punto dito. Sigurado na mahihirapan, at pahihirapan ng mga bagong imports si Justin Brownlee at ang Barangay Ginebra para sa paparating na conference. Pero ang kina-advantage naman para sa Gene Kings, ay yung pagiging veterano at experienced ni Justin Brownlee sa PBA, kasama ang kanyang team, ang Barangay Ginebra. Kaya, sa huli, fair lang din. Sigurado na pilit pahihirapan ng mga ibang imports si Justin Brownlee. At vice versa. Siguradong pahihirapan din ni Justin Brownlee ang ibang mga imports sa PBA. At dyan na nagtatapos ang ating mga balitang basketball para sa araw na ito. Kaya naman siguraduhin naka-like na ikaw at naka-subscribe at mag-hit na rin ng bell button para updated kayo palagi sa ating usapang basketball. Maraming salamat po.